26 actually yung last day natin, Boss Jules. Parang technically bukas na rin kasi mamaya 25 na eh. Okay. Kaya nga bukas na. Oh, parang bukas pero parang ang system pa rin yan, dalawang araw pa rin. Mamaya tapos yung kinabukasan pa ulit na mamaya pa ulit, ganoon. Okay. Ayan, and help the stream guys by sharing the live. Ayan. And ano, shoutout sa inyo, napaka-solid nyo talaga kahit na anong oras na tayo dito. Ito may nagpapa-shoutout sa YouTube, Dana Jean at Jules pa shoutout. Good morning. Ayan. Good morning po sa lahat ng viewers natin sa YouTube and sa Facebook. Pati na rin doon sa mga tao sa Twitch. Yes, ayan. So game time na nga tayo dito. Look at Norman, ha? Pwede nang patayin dito si Zai. Naipit na nga nila sa iShard. This could be good para sa kupunan ng Geek Slate, and they managed to kill and nabigay pa nila yung first blood case Kimberlu, mga kaibigan. Syempre, that first blood is brought to us by Rivalry. Ayan, the official sportsbook partner of Lima Major. Quiet lang kayo dyan, oh. Shh. Ang ing... Tonto ayaw mga backend dati dito, guys. Oh. Mukhang makakaano tayo doon, ha? Makakalibre tayo doon, ha? Makalibre breakfast ba kami dyan, guys? Sa Alexis, alis na to eh. Ayan. Game time na tayo. Good kill, ha? Si Iskem yung nakapitas doon, Sir Jules. Carry pa kamo. Yeah. So, maga... Oh, hindi siya ginawa nilang carry? Oh, kumbaga... In-adjust nila. So, Lina mid si... Ano lang, parang palit lang ng ano muna since... Bakit pinalit nila? Kasi mahirapan yung Lina sa top lane, okay? Mm-hmm. Kasi kung queen of pin mid, lamog tong Tasker eh. Lamog, oo. Oh. Kumbaga, sige, bigay na lang. Doon na lang tayo sa match na ano na match up, no? Kasi yun nga, kung Lina yung maaakyat dito, magugulpi nga naman, ano? Kasi si, kahit paano, si Queen of Pink kasi may blink. Mm-hmm. So kahit anong mangyari, may escape siya. Si Lina kasi wala eh. Di ba? And Rubik pay position pa nila sobrang walang gagawin sa lane. Mm-hmm. Di ba? Kailangan ng levels. Very nice. And ito, yung support nga nila na Zeus, which is si Roji, si Kimberlu dito, medyo nasasaktan sa ayon siya. Actually, naka-charge siya ngayon na Sir Jules, ha? Natanggalin naman na agad dito since magadi naman si Box and reported na siya. Sabi ni Roji, Boss, naka-charge ka dyan. Automatic may ayon siya yan. So, madadrag yung pares na creep wave. Solo experience naman dito for Skem at least. And dinidinay niya, ha? Pinaprioritize niya talaga yung dinay dito. No? So, ganun, pagbalik niya, dun pa rin mapunta, no? And those, quick update lang tayo, guys. Pagdating sa stream B, nakabawi yung PSG LGD. I think nanalo game number one dyan, yung Talon, eh. Talon nga, oo. Game number one. So, 1-1 sila dyan. Maganda laruan, ha? Grabe number two team yung Talon. So, pag nirefresh mo yan, yan ba? Updated na ba yan? Ano na yan? Hindi. Magiging, since 1-1 sila, 9-5 na. Number 9-5. One team na. Number one team yung Talon, guys. Sa group A. No? Maganda nilalaro ng mga Southeast Asian team kahit natin. Kahit mangyari, yung Talon, upper bracket na. Yes. Sa playoffs. Well played. Oh, may charge ako ng rinig. Roji, pero wala naman Iron Shell na kasama. Disengage lang. Yun lang, na-slow. Eh, actually, yung ganitong charge, feeling ko hindi ma-irritate yung ano, Sir Jules, Geek Slate dito. Pwedeng i-gust, pwedeng mag-evenly jump lang yung Zeus. Lightning Bolt. Lightning maraming Bolt ways para tutilan. Maraming pang-interrupt eh. Kay Boxy or sa Bara na Heroes. Ang kailangan kasi ng Bara, kahit nga slow eh. Mm-hmm. Di ba? Pero ito, annoying si Boxy, nakakuha ng Courier. Di nga lang nakacharge dito si Cox. Ginamit niya lang para makapag-out, chicken out agad dito, no? And meron siyang observe rewards eh. That's why alam niya yung movements pagdating sa mga... Sabi rito, nag-quiet ako para ma-shoutout mo, Idol Juice. Ayan, shoutout sa Sir Jonel. Ayan, ha? Jonel. Pati rin to... pag-shoutout mo, isi mo, Jonel. Jonel. Pati yo. Na rin si Jonski, hindi daw ako shoutout ni Denara. Ayan, shoutout ayan, sa shoutout inyo. Ayan, shoutout sa inyo. Pagpasensyaan nyo na minsan, sometimes busy din tayo. And, Mot, baka naman tayo dyan, ha? Ayun, ha? Ilista mo na, dalawa yan. Joma, Alexis, at saka mga gromance lang. Mga gromance lang sa parlay. Mga gromance lang sa parlay. Order na ng breakfast yan. Oo naman, patikim naman kami yan, ano? Matik yan. Dapat? Wala daw in-game sounds. Siguro ano lang, may in-game sounds po tayo. Lakasan mo konti, ano? Biko, konti yung Dota. Konti lang, a little bit na konti lang. Medyo mahina nga lang talaga din. Hindi ko rin, ang lakas pa yung boses na. Yung boses hindi, pa yung natin mic natin din eh, medyo malakas dito direct eh. Yung ano namin yan, pabalance po. Salamat.
Pero yung Lina dito ni Mickey, good lasted para sa kanya, nadodominate lamang niya talaga, ngayon. Lamang talaga Lina dyan. Ang kinahan ni Lina, pag nagang. Oo, kasi taskar mid to eh. Yun lang. Automatic eh. Pero, and ito na, speaking, makukuha yung water rune, di pipigilan. And sa top naman, si Insania nakakuha ng water rune, pero okay lang. Importante doon is, wag makakuha ng water rune para maging komportable lalo si Lina, no? Yep. Eh, Kuya Force dito, tamang hatak lang ng Chris. Ayun, pero may namatay si Roji. And since wala na nga si Zoo. Mukhang patay din ata si Skim dito. Yan na nga yung sinasabi ko na, oo, dalawa nga kayong range. Pero kasi yung heroes dito ng liquid sa bottom, dalawang milling nga. Eh, yan sakit naman nung DPS. Dahil yung isin mo dalawa yung naka-ion shell. Tapos may kasama pang charge. So, and level 4 na yun, level 2 yung ion shell na din kasi, no? Kailangan mag-ingat dito ng Geek Slate. Ito, naka-charge niya si Roji, gusto niyang patayin si Zai. Kaso tatakbo lang with a surge, mga kaibigan. So, no need na to charge Roji sa part na to. Hindi na nila kukulitin. Meanwhile, eto ang sinisya na in-adjust nila sa taas. Gusto nilang targetin dito si Narman, pero they need detection for them to be able na mabigyan, ano, itong Bounty Hunter. Yep. So far, parehas naman, maganda rin naman yung last hit kahit namatay si Skim dito eh. Pero yung Lina, grabe, sobrang daming last hit sa middle lane. And top lane nga natin, Batrider, mahirapan talaga siya sa Queen of Pain, pero hindi naman sobrang yaman din naman ni Shea, so okay lang. Very nice, no? Ang importante lang dito talaga, feeling ko for Geek Slate para mag-online sila, at least, mapigilan nila yung mga uncertain deaths nila, no? Huwag sila mamatay lang sa lane. Yep. Medyo mabalance na. And si Cox kailangan talaga na gumalaw lalo mamaya. Na sa bottom lane. Kasi si Skim yun, kailangan nilang mabigyan ng early. Kasi may iwanan siya ng farm ng Lina, kung tutuusin. Si Queen of Pain, okay lang eh. Pero si Lina yung pinaka parang big pero factor ano, eh. Pero ano, partida si Lina Mickey dito sa mid na yan. Solo pera-pera yan. Pero namatay si Skim siya, parang top net. Lamang parang ng 200, ano? Mm-hmm. What a timing by Cox dito gamit yung kanyang snowball. Makuha niya at least. Mamatay ata siya rito. Pero hindi. Hindi enough yung damage para matig doon bar. Pero top lane, Force medyo mamamatay ata siya sa Shadow Strike. Mamatay ba? Hindi pa, wala na. Ito sa charge kung sakali, no? Pero nice blink ni siya na Shadow Strike sa ulit dyan. So wala na siyang way dito. Pwedeng mapatay niya pa. Matatar na rin niya pa yata ito. Pero lumapit siya kay Nisha na Fadeball, Sir Jules. Siguro kung hindi na siya umangat doon, may chance na nabuhay siya. And Norman trying to find Baratrum pero Darkseer daw. Sa bottom Skim, lane. Oo, mabibigyan. Ito, easy kill para kay Norman. So at least mabibigyan naman niya. Matitrig niya yung kanyang Batrider off lane doon. So 2-for-1 across the map, Sir Jules. Pwede na para sa upo nandito ng Geekslate. Ayun, maganda ng ginawa ng Geekslate. Pinanish nila na walang kasama si Zai sa bottom at pinatay nila. Yun yung kailangan talagang gawin nila dito. Mm-hmm. Pero nakita mo naman ha, namatay na si Skim sa bottom lane, siya pa rin yung ahead dito sa network natin. Guys, easy lang tayo sa shoutout kasi syempre, nakita niya naman, maraming nangyayari. Kailangan focus din tayo dyan agad. Pero guys, yun nga, para naman hindi kayo magtampo rin, shoutout lahat dyan sa tao, kumaga lahat na tao sa YouTube, pati na rin sa Facebook, shoutout sa inyo. Pero bottom lane, as we speak, si Cox gumalaw pero failed yung dalaw niya rito. Sayang, ang ganda nung kung napatay ulit nila yung si Zai, medyo mababaw na sa lupa si Zai. Mahirapan kumambak. I mean, yung kakayahan ni Zai dito, makakuha lang ng potential kills. Ang cut ni Skim, hindi niya talaga pinapabuelo dito si Zai. Ang ginagawa ni Zai, Boss Jules, yung pinaklasik lang, ion shell mo yung creeps, pero automatic dinidinay niya na dinidinay talaga eh. Kaya nga, talagang kailangan dutang-duta ka pag gano'n eh. Palumpalo si Skimberlo eh. Middle lane, boxy, tamang, meron siyang ion shell pero hindi eh. Aware si ayun lang na ability jump and the ghost connecting naman. The slow is there, makapag-surge pa ata but a multi-shot coming from a Skim dito, pang killing spree niya yan. And kita mo naman yung ano, game sense by Roji, jumibolt dun sa may high ground out sa of nowhere, out of nowhere, walang ward yun, walang vision. Tingin ko binigyan lang siya ng tip ni Cox, guys, pababa na dyan, and na-timing niya yung G-Bolt. Yes, pwedeng sinabi, wala rito, wala ka talaga naman talaga yung Lina, tsaka yung Taskari, hindi mo kita, yung Lina, tsaka Bara, hindi mo kita sa map. So, mataas yung chance na mag-rotate pa bottom. Mm.
So ngayon 5-3 maganda yung nilalaro ha dito pagdating ng Geek Slate. And feeling ko yung Geek Slate talo nakuha na nila yung groove eh. Yung X eh nakakaisa din sila sa mga yung mga talking about Southeast Asian team natin ha kasi halos palag-palag dito yung mga ano natin eh, yung mga pambato. Isipin mo yung X, TSM and the Gaming Gladiators winan 1 nila yon. 'Di ba? Na 2-0 pa nga nila yes. Ano, yung I think, hindi, wala silang na 2-0. Puro 1-1 din. Puro 1-1. E-home. Yung sayang, yung pinaka-chance nila sa e-home, maka 2-0 sana. Oo. Sayang yung plus 1 win doon. E-home kasi yung ano, parang, ayun o. Bottom frags. Bottom frags eh. Ang unexpected dito, yung EG tsaka TSM. Yung. Na yung expects. Yes. And sa ano, pagdating sa China, kumbaga, yung PSG LGD, 5-5 eh. Apat yung pambato niya, Sir Jules ah. Aster kasi ngayon, struggle din, 4-4 eh. Eh, iba na nagagawa ng major. Pero ito, bottom lane muna tayo. May gust kasi, yun yung pamigil. And here comes the snowball. And also, may wireless punch na si Cox. And that's Zai once again. Dito talagang, hindi makabuelo si Zai, Sir George. Tapos tapos na, maano. Ang ganda ng ginagawa ni Cox. Sabagay, yun naman talaga yung purpose ng hero niya. Tas, as Tusker mid, you need to help your teammate to farm, diba? Mm-hmm. Pero yun nga lang, minsan kasi nagwa-backfire din kay Tusker na nadidelay yung item niya. Diba? Pero so far, hindi naman ganun ka-delay. Kumbaga pang-apat naman siya, so all goods na rin yan. Pero Lina kasi, kung tutusin, tira mo. Almost 2K yan lamang ni Lina kay Tusker. So bagay, ano mo ginagawa ni Lina? Nagpa-farm. Diba? Hindi naman siya yung gumagank eh. Pero eto, first tahimik lang din to ha. Going for recta BOT and kulang nalang siya. Pero at least 2-1. Kulang... Lahat ang pumunta sa bottom lane, patay. Yeah, and that's gonna be Roji na makakuha ng kill, ano? Pwede nang kumunik mamaya din dito yung Batrider, ha? Sayang yung lamang ng early nung liquid sa bottom. Sila yung nakauna, eh. Mm-hmm. Anong nangyari? Na solo kill, ay napatay kasi nilang mag-isa yung Darkseer. Tapos pagkabuhay na pagkabuhay, pinatay ulit nila. Yep. Kaya kumbaga yung dapat na si Zai mag-i-snowball sa early, hindi nangyari. Kasi napigilan agad. So eto, pinapadala na nga yung BOT ni Force, mga kaibigan. Etong si Force, tingin mo ba mas gugusto mo yung BKB mo na rekta o bibili ka ng Blink Dagger dito? Sabayang bigkas na. Para maganda kasi BKB muna yung second item ni ano, huwag ipilit yung ano yung dagger. Madalas naman, BKB talaga yung binubuo, hindi na dagger eh. Kasi, yes, nandun yung dagger, pero ano mo yun, pagka-dagger mo, parang patay ka eh. Hindi, kinas natin nakaraan, rekta dagger yun after oo, BOT, pero yun lang, Roji. Ito na, na-punish, pero bottom lane, tingin mo naman no, ginagawa nila, gusto ulit nila patayin si Zai, ayaw talaga nila bigyan ng pahinga. Mm. Or bigyan ng magandang farm itong Darkseer. Yes. So ngayon, less than 1k, even though lamang ng 3 kills. Top net na dyan, yung Lina after killing Roji kanina dun sa may taas. And si Mikey dito, alalanin natin, siya yung legitimate carry. Ni siya muna yung nag-sacrifice para tumapat ano, dun sa top. Kailangan eh. Eh, tsaka yung heroes naman ni Nisha this time, hindi pang buwat eh. Oo. Or hindi farmer na core. Kumbaga, Queen of Pain. Dalawang 2 items, pwede eh. Na. Compare kay Lina na ang daming kailangan na item. Kailangan ng BKB, kailangan ng Maelstrom, diba? Mayaman naman yung Lina, diba? Ayun o, nakabul nga agad o. Oh. Siya na yung top network dito, isipin mo. And maganda pa dito, ano na, baga, wala siyang poproblemahin. Ayun na, Maelstrom na siya eh. Mm-mm. Na-deliver na nung courier. Pero ano, level 6 na dito, Sir Jules, yung Bounty Hunter. So I'm expecting na tumesting na agad dito yung kuponan ng Geek Slate para makakuha ng mga track balls if ever. Pinaka the best sigurong mangyayari, mag-rotate na si Skim sa top lane. Total, maganda naman yung nangyayari sa kanya. Huwag na siya mag-stay sa bottom kasi, ano na eh, 12 minutes na tayo eh. So, mataas yung level, pwede na siyang mamatay eh sa bottom lane. Speaking of bottom lane, and speaking of rotating. Speaking of Narman, mga kaibigan, pero hindi enough or hindi niya winave. Ang kunat naman ni Narman. Yeah. Isipin mo, isang floppy hat lang. Hindi, may ano siya, may raindrop siya. May raindrop din kasi, yun lang. So, mabibigyan nga doon yung Baratrom. Nice try for Team Liquid. And nakatrack ngayon si Nisha. Falcon Blade, and rekta BKB siya dito. Kung kailangan din BKB ng Geek Slate, siya din, kailangan na din dito ng BKB, ano? Mm-hmm. So, let's see.
terms of late game, iba lamang late game. Parang lamang pa rin yung Geek Slate pag late game. Oo, draw, no? Hindi, yung bat kasi automatic may malalaso. Unless may mga linkin. Okay, kung sabihin natin may linkin yung mga core. Match lang, paunaan lang. Pero OG rito, hindi. Yayaman yan, Sir Jules. Palagay ko itong Zeus na yan. Maaangatan yan kahit... Andahin mo kasing wave pang farm eh. Meron kang Art Lightning, meron kang pang KS nung Rat, diba? So kahit anong mangyari, magkaka-farm at magkaka-farm ka. Para nga, siyang ano eh. Yun nga lang, malambot ka. Pag sa clash, parang dadaanan ka lang eh. Oo, mamatay ka na. Para siyang trend in a way na wala lang sustain eh. No? Mm-hmm. Pagdating sa global presence, nakakatulong eh. Kumbaga, kahit wala ako dyan, boss, basta may rat ako, meron akong matutulong na damage. Nakapag-show pa siya ng lane. Ano? Yep. Pero sobrang yaman ni Skim. Oh. Hurricane Pike na? Oo, in-upgrade niya agad. I'm surprised na hindi siya nag-settle for Dragon Lance and then Yasha muna sa kanya i-upgrade. Maganda eh. Kaya kailangan, niya ng mobility. Distance. Yes. Okay. Yun kasi yung problema ni Drow eh. Malakas yung damage siya, yes. Pero wala siyang mobility. Same sila ni Lina eh. Diba? Kaya nag-build to Lina minsan ng Shadow Blade. Mm-hmm. Diba? Minsan, okay. Hurricane Pike din ng Lina. So, depende. Depende doon sa kalaban mo kung ano yung magiging item mo. Ngayon, buo na nga mga kaibigan yung Hurricane Pike. Nakakuha pa siya ng, ano ah, ng Possess Mask. Pero to, little sod. Bit, a little bit lifesteal, but to, ito na yung gank, if ever. Partida, wala pang blink dito yung toss, ah, and that's gonna be Insania, if ever. May lane 1 best sila. Che-check na niya Zeus yung perimeter by popping his rat. And Insania will go down. Hindi kumunekta dun mga kaibigan yung LSA. Ba't talaga na Blade? Kaso na laso. Na vacuum nga lang. Pero well played na dito si Force. Hindi nila makukomplete yung kill dun sa Lina. Nice help coming from Team Liquid. And nadas pa nga nila mga kaibigan. Narman. Eto nga yung sinasabi ni Boss Jules. Medyo makunat. Pero where the hell is his teammates? Ibibitaw niya na lang dito yung track. Pero wala naman ang help na magagawa dito. Since hindi pa nga nabibili ni Cox yung blink. So that's gonna be 2-for-1. Nice attempt by Geek Slate. Gusto nilang patayin. Tumagal pa si ano, no? Si Rubik. Mm-hmm. Nalaso nga ni Force yung Lina, pero nandun kasi yung mga kampi ni Lina, so bakapan. So ngayon mga kaibigan, nakasagot yung Team Liquid doon na kahit papaano. Ha? Pero importante dito, naka-farm si Skem. Wala pa sa kanya yung pressure. Kahit na napush na yung Tori dito sa baba, hindi pa siya tumatriangle area dyan, Sir Jules. Sabi daw, look at that first tap. The Gust. Can they combo? Mga kaibigan, Heavenly Grace for that slow. Narman, thank you. Sumama ka pa daw. And ito na nga mga kaibigan, si Box Track. Gold, mga boss. Ayun yung masarap dyan para sa kupunan ng Geek Slate. Basta nandun yung Bounty Hunter, automatic, easy money. Mayaman na, pinapayaman pa. So, dalawang kill yan, no? Agad. And hindi mo rin masisisi Boxy na talagang tulungan etong si... Hindi niya kayang pabayaan din si Zay sa part na yun. Eh. Sila yung may plano manggo kasi at the first place eh. Pero nangyari nga lang, ganun din yung gusto mangyari ng Geek Slate. Mm-hmm. Gusto nila din manggo. Yeah. Kaso nga lang, tatlong three heroes lang. So, lugi. Lugi sa tao nangyari. Pero Lina rito. BKB na. Sobrang yaman. Lugi sa kills. Yung Liquid, pero wala sila, parang wala silang pake. Mayaman kasi yung dalawang Cornelie, di ba? Nakaka-farm si Queen of Pain, nakaka-farm si Lina. So, parang inisip na si Kim. Pambayad utang lang si Zay. Mm-mm. Pambayad utang. Pang ano lang, misdirection lang nila, no? Si Zay nga lang yung kawawa. Kasi katutusin kung mayaman din si Zay, laking tulong ng vacuum mall. Sobra. Diba? Lalo kung makakabuo siya ng dagger or sustain item. Mm-hmm. So, ngayon mga kaibigan, sobrang close, dikit lang. Nung ating laban, may blink na rin dito nga itong Tuskar. So, kailangan mag-ingat dito kung sakali ng Team Liquid. Hindi sila pwedeng ma-setupan dyan. Pero hindi pa nakikita yung naging item choice dito ng Batrider. Kung BKB ba to o Dagger. BKB for sure yan. 100% BKB talaga yan. Ang daming pang interrupt eh. Pag nag-Dagger laso kasi siya, malilip siya. Ganun na interrupt yung exe kanina. Hindi na pa BKB si, ano, si Bob. Nalilip agad siya pag nag-ume-entry frag. Eh, lugi. Tsaka hindi eh. Burud. Grabe yung burud kanina doon sa X. Sobrang perwisyo ginawa ni Ace eh. Pero ito. Op. Sod. Nahuli ni Cox. And na-eye shard ipit. So, malang magagawa kundi i-charge na lang. There's the wall. But look at that gust.
pero may sustain kasi madedelay ni Cox yung buhay niya. Actually, naun napatay niya pa nga itong Baratrum, pero matitrade din naman. Sabi ni Narman, guys, isihan nyo lang, itatrack-track ko muna dito, pero wala mo nang pakialam dito, sabi. Farm lang kayo dyan, sabi ni Batrider sa baba. No? Yun lang. Pinipihan siya dito. Uy, sure ba sinisya dyan? Pero pa-expire na kasi itong... Sure siya, pare. Wala nang ano eh, wala nang... Pero kung may fireplay pa, medyo pwede siyang ilaso doon. Pwede nga siyang malaso, pwede siya pa yung mamatay. Yeah. Medyo delicate yung mga ganong klaseng bling, ha? Pero alam niya rin eh, walang rat na din si Zeus bumato na kanina. No? So, yung burst. Nagpa-plano yung liquid, pero Narman, another provide vision para sa kanyang mga kampi. Parang regalan din kasi yung Bounty Hunter eh. Mas worse pa kasi natatrack. May backtrack pa. Natatrack eh. Backtrack tuloy kay Boyd yun, di ba? Backtrack pala. Nakakamiss yung backtrack, no? Hindi, meron pa rin naman ah. Oo, sa talent. Pero yung pagka-backtrack niya talaga ng grabihan yung oo, dati, eh. Hindi, dati, ano eh. OP. Walang damage yun eh. Wala talagang damage. Hindi, naman ganun pa rin eh. Pagka, kunyari. Nilaguna ka. Nilaguna ka, dinagon ka, pininger ka, di ba? Wala talagang bawas. Bad trip. So ngayon, pagdating sa tempo guys, Geek Slate, medyo umaalagwa ng bahagya. Kahanap sila ng kill ngayon ha, pero nagtrap sila na sentry wards. Alam nila na mayroong vision dito since sumado strike nga sa high ground etong Queen of Pain. So easy the word mamaya if ever for Geek Slate if they want to contest that four stop yung puro, parang napansin ko ha, all over lahat ng laban ha, dito sa Lima. Halos lahat ng team parang 3 or 4 four stop ang lagi binubuo ng mga team. Sobrang ano eh, halaga ng four stop eh, kahit ang kasi yung nangyayari. And at the same time, pwede mong pang-go. Yung last time nakita ko, pinu-four stop in yung kalaban once na si Palos ginawa sa kanya, namatay siya nun eh, naalala ko eh. Pero Cox dito, meron naman siyang dagger and going for BKB. Ayun yung mahirap mamaya sa liquid. Kasi pag nag-ags dito si Cox, automatic ma... Out, may out of position agad na isa sa kanila. Out position talaga. Tadya mo muna. Lalo yung Lina ka mo. Oo. Pero hindi mo kasi... For example, si... Parang hindi mo ata gagawin yun. Oo. For kasi, example, si Queen of Pain, boom link, doon ka muna ulit. Lakad ba tatap? Ayoko yung Queen of Pain. Pero kay Lina, mahirap ata. Kasi kung ikikik mo siya, malapit kay draw, mawala yung damage. Oo. Sayang. Sayang lang. So, kailangan ni out of position dito, maybe ano talaga, no? Yung taga-sustain for example, yep. Yung Darkseer. Uy, pero bro. Look at Roji, G-Bolt, ayan na, nakita, na-track na ba? Sayang, wala. Kailangan ng vision ni Narman sa part na yun para matrack. Ang ganda na ginawa ni Boxy, hindi siya, kala ko mag-charge eh. Kasi kung nag-charge siya, automatic. Wala, cancel yun. Cancel yun, mamatay na siya. Ang ganda na ginawa niya, kumaga, immediately TP agad para mabuhay. Game 1 pa lang po ba to? Yes, game 1 pa lang po ng Geek Slate and Team Liquid. Pero last, ano na to, last match. Oh, last series natin to, no? 40 days video. Yes, mamaga. Taran, 10:30 na ata tayo natapos no, no, nung nag-last series tayo. Yep. Ay, hindi kasi day 1 yun eh. Sobrang, day 1 eh. Daming delay. Maraming delay. Ngayon nga, may mga post, pero at least sobrang less. Hindi kagaya nung ano. Hindi nung katulad ng day number 1. Tsaka ano ah, medyo umu-okay na yung cameraman nila. Pagalitan na yata, o baka pinalitan na. Kaya pwedeng pinalitan na. Huwag mo na mag-camera, nanginginig ka. Sabi nung ano, organizer, no? Right, of course, up na yung BKB and 1,100 gold away para sa kanyang blink dagger. And maingat dito yung both teams natin, Sir Jules. Talagang parang ano lang, kunin, yung bawat teams natin, kinukuha lang kanilang mga key items. Kanya-kanyang key items. Yes. BKB na, yun na. BKB, 2-core ng liquid BKB na. Same goes naman din sa Geek Slate na may BKB na si 4. So anytime, pwede na sa lumaban dito. Yung Tuskar lang, hindi ko sure kung BKB na kanina, meron siyang ano eh, 2K gold. Tapos meron siyang Ograk, so eto I'm na, sure. Yung 5-month smoke, makikita. Naku, ayun na, si Cook. Yun lang, napag-BKB pa. Pero hindi mamamatay si Nish eh. Yeah, but the middle lane dito, yung mapipit. Nagbigay lang ng ano. Ang tawag doon, diversion ba yung tawag doon? Diversion, kumaga. Misdirection lang. Misdirection pa, bigla. Pero... kumaga, sobrang nice trade pa rin kung sa liquid. Kasi, yes. Offlane yun. Batrider yan eh. Batrider against Asabara. Napabikibi pa nila. Mm-hmm. Maganda doon. Hindi, kung tutusin nga,
talagang patay na naman dapat na eh, 'di ba? Nakapag BKB lang talaga agad si Kuya Mo Force eh. So pupush na nila ngayon yung mid tier 1 mga kaibigan, Team Liquid. Iniisihan na lang nila muna dito pero pabuhay na yung Bat Rider. Pwedeng dumefend ah. Norman with a track, kaso lang sobrang low HP na ng tower. So di na para i-contest din dito ng Geek Slate. Pero ayun, nagro-roshot. Ang hirap expect nito. Sir Jules. Naku po. Palagay ko kahit sobrang lupit ng Team Liquid, mahirap tunugan 'yan. Unless may will have player na, uy, baka nag-rush. Pwede ka daw. Eh na nga, na-scan na. Oo, oh, yung tier 2 tower naman nila, yung pababasa. Kaso tapos na eh. Sobrang late na para common test pa. Yun na nga, first Russian natin. Nakuha na ng Team Geek Slate. Eh, syempre, that Russian kill eh brought to us by Vortex. Ayan, para sa mga gusto mag-upgrade and bumili ng mga PC parts, guys, go to Vortex. So, tier 2 tower magiging kapalit ng Aegis of the Immortal. Scam yung haawak niyan, mas magiging confident sila sa potential team fight if ever, pero currently yung Team Liquid in terms of map control, hawak na nila ngayon yung outpost of, dito sa right side. In terms of tower objective, lamang yung Liquid. Kasi may first tower pa nga sa bottom lane, isipin mo ha. Oo. Hindi pa nababasag. Pero pag nagkaroon na ng blink tong si Force ha, dito so, na natin makikita yung potential ng Geek. So may linkin si Scam. So, yung charge, mawala ng silbi. Mm-hmm. By Laguna, maraming mawala ng kwentang spell eh. Kailangan matanggal muna siguro ni Rubik. Lalo yung charge talaga. Yun pinaka-importante. That's why nag-link in dito yung Draw Ranger. Yung mga charge-charge na itong nakakaboset na Baratro. Oh, yun yung papatay sa kanya eh. Pag nalapitan siya eh. Mawala yung damage siya. Pero ito, Cox, as we speak, going for next item sa Agrims. Mm-hmm. Force naman dito, pinipilit na mabuo yung dagger. And kumakuha niya yung neutral na yun, doon na. So BKB na lang din yung kulang dito ni Scam, pwede nang gumera din talaga. Malapit-lapit na nga rin yan, 1k gold din. And kahit wala pa yung 1k gold na lang. And kahit wala pa yung BKB na yan, I mean, may age siya, laban-laban na talaga, ano? Pwede, pero yun nga, sinabi mo nga, in terms of control map, at vision, kitang-kita ng Liquid kung nasan nung Geek Slate. So talagang iiwas silang sa muna sa ngayon. Dahil nga may muna. Dahil nga may Aegis tong si Scam. Yep. Pero hindi nila matutunugan tong lane ward na dinrap dito ng Team Liquid. May sentry kasi sila, hindi so, dulong-dulo. Oo, hindi inabot, hindi inabot. Kala nila medyo dun sa malalim. Dun kasi pinaka-common. Yun yung common eh, medyo malalim. Medyo malalim. Pero yun nga, since nag-drop ng sentry dyan, wala nakita. Makikinabang yung Team Liquid ako, in terms of vision. Pero Zai, umahanap, G-Bolt, automatic. Even though nag-Guardian Blitz na siya dyan, alam mo na. Basta nalaso kay Lista mo na. Wala siyang teammate doon to help him. And that's Zai down. Pwede mag-push ng mid, I think. Yep. Pwede nga makakuha ng second tower. 2 minutes pa naman ng Aegis dito. So, kahit anong mangyari. Pero nag-TP support sa... Sabagay, wala siyang laso. May BO2 naman. I mean, pwede siyang... pwede siyang bumalik. Oo, sa mga teammates niya if ever. Insan niya dito, sabi niya, naka-charge. Pero Mickey, kailangan niya na rin mag-TP out. Insan niya na lang kukulit, sabay TP out ulit. Pero ramdam din ni ramdam din ni kita, Force eh. Kita si Boxe sa map eh. Parang tinakot lang ata nila para bumak. Oh. So malilihis yung attention doon ng Geek Slate. Kanina, plano na lang mag-push ang mid. Pero since may pressure nga sa top, that's why napadefend. Itong ang Bat Rider. Di na pwede pabayaan na mapush eh. So Shivas LaGuardia for Nisha dito. Sir Jules, kaso lang, speak up Nisha. Malaka di ha. Wala nga lang TTP yan si Bat Rider. Wala, masyadong malayo. Oh, hindi niya na rin tinrak eh, para hindi ingat, makita yung movement. May ingat si Nisha, nakita mo? Mm. Wala siyang nakikita sa map oh. Sobrang ingat niya. O nakita niya, nakikita niya yung siguro, yung Basilius. Baka. Sa creeps. Sa creeps na laking factor din status. Na status, dapat ino-op. Hindi naman na-op yun eh. Yung ngayon, yung Basilius, hindi naman na-op yan. Hindi man na-op yan eh. Yung Akila yun eh. Na neutral, yun na-op. Hindi magkakaroon ng buff yung mga kapitsa. Swerte, Titan Sliver, nakuha. Ay, draw, pangit eh. Ceremonial Robe yung nakuha. Ay, siguro yung ibang teammates, baka maka... hukay yung mga hagilap sila doon yung maganda neutral. Doon sa bat. Ano, bat. O kaya ka sa Zeus. Pero kung Titan Sliver yan din, kagaya sa kanya, throw, pwede na. Siyempre, mas pipiliin mo pa rin Grobo, I think. Oo. Wala ata nakakuha ng Grobo eh. Para sa tier 2 yun eh. Oh. Tier 2 kasi yun eh. Tier 3 na tayo eh. Pero eto, Normandy Ward lang. Walang mahuhulis. I think si Mickey kailangan niya
Kailangan niya mag-dingle. Kasi isang laso lang din sa kanya eh. So tingin ko, mababurst down. Ayun, may grow bow pala. Tara mo, nakita mo. Hindi hawak niya na. Hindi. Nakakuha ng paladin sword si Skim, pero mas pinili pa rin yung grow bow. Sobrang laki kasi ng factor nung ano eh. Range 100 eh. Attack range, no? Plus hurricane pike pa. 140 yata yung ano yung hurricane pike, no? Not sure, pero doon sa grow bow, 100 eh. Oh. Pag-upgraded na. So, Aghanims, magiging next item. Ito na nga yung Sipagads. Sobrang ingat nung Geek Slate. Isipin mo ha, hindi nila nagamit yung Aegis turn to objective. Mm-hmm. Kasi alam nila na kahit may Aegis, pwede sila maubos pa rin. Yes. Ito, track kung sakali. Pero may wards eh. And may sentry din ata sa part na yun. So, medyo piniping. Pero ito na yung rat. For vision lang, Guardian Grips will be used para dun sa na-provide na damage. So ano lang, no? Check-check lang, tapos alam na ni Skim, okay, safe dito sa baba, kunin ko na to. So, Aegis will be a gun. So, hindi nila nagamit para makatikman. Kahit nga first tower, hindi nila nagamit sa bottom sa lane. Baba, eh. No? Pero okay lang yon. Siguro, next rush na lang ang ginagawa ng Geek Slate dito. Pero ano, ha? Bawing-bawi, ha? Naka... Yan, okay na yan. Okay. Masakit sa mati. Para ano, para hindi halatang maitim, no? Pwede na. Alin? Yung kanina gaya, ulitin mo watch. Hindi, maitim talaga, hayaan mo na. Hayaan mo. Wala naman, tanggap ko na. Inano mo na, inaccept mo na. Tanggap ko na. Pero okay na yan, puputi na nga eh. Oo, compare nung nakaranta lang. Siguro kung ngayon nangyari yun, mas ano ka talaga nun. Yatap ka baka, na naka-ano, naka-ano ko nun, naka-mask, nagkakas. Naka-cover, naka-cover. Naka-cover photo. Naka-cover photo. Naka-cover photo yung akum natin dahil sobrang itim. Okay, Narman, going for a rate pack. Ba't hindi siya nag-grids na lang? Wala na ka, kung tutusin, yun yung... parang downside nung lineup ng Geek Slate. Walang nagbi-build ng sustain item. Mm-hmm. Walang Grimms, walang pwedeng pipe. Pwede si ano yung mag-provide, pwedeng si BH, no? Pero si BH lahat. Rate pack maganda naman, pero iba kasi yung Grimms, 'di ba? Iba yung nabibigay ng Grimms eh. Lalo na pag iba-burst ka, Sonic Wave Laguna 'yan, 'di ba? Madedelay nung Grimms eh. Pati pipe ka mo. Kasi kung titingnan mo yung lineup ng Liquid dito, puro more on magic. More on magic nga. Ando yung physical, pero mas masakit yun. Mas masakit damage yan. Lina, Cop, tsaka Rubik, no? Yun pa lang eh. Doon pa lang sa tatlo na yan eh. Huwag mo isama yung ano pa eh. Siguro kahit Glimmer man lang, meron sila. No? Pero ito, grabe, item ni Lina rito. Meron siyang dagger. Pero ito na, Sir Jules, nasa gilid nila yung kalaban, pero ramdam din eh. Iba yung, ayan na. Kutob ng Geek Slate. There's the rat, pero Cox initiating na si Iba, pero may full staff. Yung wall medyo messed up ha, dalawang setup yun kung sakali, nagtutuloy ng charge actually. Siga! Foxy, uy! Grabe ka naman dun sir, pero may Sonic Wave. Roji, mabibigyan, pero makukuha din naman nila dito in return yung Baratro, pero Cox needs to be careful. Twin Ryan niya nalang i-Walrus Punch and Team Liquid dun. Decidido talaga, kaya nga namin gusto lumaban eh. Yun na, siya sabi ko, once na magka-aganims yung Taskar, pero... Parang kinite, napasama, no? Hindi naman napasama. Kinight lang eh. Ang ganda ng ginawa ng Liquid. Lalo na si Bara. So, nakita mo si... Ginawa niya talaga. Re-recta niya. Pagka-charge, synergy ata siya, no? O hindi? Para feeling ko hindi eh. Talagang siga lang ginawa ni Boxy. Alam niyang cooldown siguro yung mga spell ng Geek Slate. To, grabe, dire-direcho lang. Hindi, ito makapag-push sila ng Tier 2 Tower. Ay, pero may nalaso. Kailangan nila ma-burst agad in pero time. But the sustain, nandun yung teleg... Sustain! Ano lang BKB yung Draw Ranger dito at mamamatay! Pero okay lang. Napatay pa rin nila. Pero mukhang ubos ata sila rito, Jay. Yup, and naka-charge na rin dyan si Roji. Here comes the death ball para sa Team Liquid. Unexpected yun eh. I mean, kung ikaw yung Geeks, ikaw yung Team Liquid, magugulat ka rin sa ginawa nila. Pero boxer dito, ito, ha? Yun lang, naiwan. Track goal, pero yung... Pero pa nga. Na nether strike niya pa, man. Sakit. Ayun, natatluhan sila. Sakto lang. Kumbaga, napatay si Skim, pero at least, kala ko mabubuhay pa ngayon Lina dun eh. Namatay pa dun sa last, sticky ata ang pumatay o normally Batrider? Parang ganun. Pero kung namatay si Batrider, boss it.
Sobra. Mabubuhay si Lina. Ang ganda ng ano eh, ang ganda ng plano nila eh, pero nag-ribs lang ulit eh. Mm-hmm. Nung nalaso, may control din talaga yeah, din pero agad ito, ni Darman. Alam ni ano? Ah, naka-gem ba? Naka-gem ng, kaya pala nagulito ko si Zay, tumalun agad. Kita, no? Dito si Nisha. Tatry nila mabulin, Norman. Mahanap at mahanap eh, Shiva's guard. Ayan, o. Hindi na nga. May snowball, walrus punch. Tinatry niya pa rin i-save. Merong sustain for a little bit. Nandito si Forza. Pwede na ma-turn around. Nandun yung rot. Pero mapipitas pa rin nila itong ang si Norman. Ayun na nga. Ang sakit. Pero i-line draw ranger. Nasuntok ni Cox. Kahit paano, naka-trade kill sila. Pero Cox dito, naku. Yun lang. Pero Gosep. Naku po. Patay, mga kaibigan. And, sayang, ano, si Norman lang yung potential na mamamatay doon, pero di rin siya pinapabayaan din ni Cox eh. Ang isang problema kasi dito ng Geek Slate, pag naggamit nila yung BKB nila, kawawa na sila sa bar eh. Mm. Diba? I think kailangan mapatay agad nila yung bar dito, Jay. Napakalaking pack, ang daming ginagawa ni Boxy sobre. Panggulo talaga sobra. Mm, so, second Roshan, makukuha dito nga ng Team Liquid. Wala nang contest for Geek Slate sa part na yan. Sobrang bilis lang for Team Liquid. And itong second rush natin, syempre, brought to us by Vortex. For your next PC upgrade, go for Vortex. Are you okay? Ngayon, medyo nag-avak. Kanina, tuwan-tuwa pa sana yung Geek Slate kasi, di ba? Kanina, daming truck kill eh. Mm. Di ba? Ngayon, mukhang sila ngayon, ano na lang, truck na lang. Truck na lang. Wala nang kill. Hindi, sila yung kinikill. Oo, truck na lang. Sila na yung kinikill, mga kaibigan. So, 9K advantage para sa kupunan nga dito ng Team Liquid. I think for scam dito, I think maganda yung sweep link. Mm-hmm. Para at least dalawa yung pantakas niya at the same time, panggodi niya. Yep. Diba? Hurricane Pike, sweep link, and additional damage nga din yung sweep link dahil merong, ano tawag dito? Eagle Horn. Eagle Song? Eagle Song. Eagle Horn tuloy na sanay tayo eh. Yun yung ano natin eh, yun yung tawag dito, muscle memory eh, pagdating sa mga items na yun eh. Kahit yung Ginso nga eh, buti na wala na sa ano yun eh. Ginso talaga lagi nababanggit sa site of vice. Isa na sabihin mo dun, Hex lang na sabihin mo eh. Oh, Hex na lang para safe, no? Safe. Site of vice, spell mo yung site of vice nga, Boss Jules. Speaking of spell, may content tayo nakaraan. Spelling. Na, zero nga tayo sa... Ikaw lang. May kahit pa paano, na 2 points naman din ata. Dapat magkaka 1 point ako eh. Bakit? S lang kulang, S. Ay, oo, sa ano? Unconscious. Hype, yan. Pero ito ah, mukhang... Misa tumama, nabitin pa ng isa. Misa na nga lang magkaka points, pero mukhang high ground na. Itong Team Liquid sa bottom lane, meron silang Aegis. And speaking of ano, Site of Vice, yung Hex Bow completed na. Okay na, nalaso. Win of Pain and the lasso, kahit na naka, ano, tinipa pa, out of position. May Aegis yan, pero hindi na mapagsatanik. Napindot niya yata, Sir Jules, so hindi na siya makakapalag. For the second time around, snowball, nice play coming from Cox, that kick. Malamesh si Ronaldo, mga kaibigan. Mali din yata yung ginawa ni Lina. Nagsatanik siya tabay. Agad, dapat sa pagbuhay hindi, na lang para wala mapanag. Na. Hindi na. Kailangan niya tumagal dun yung during time na nandun siya. Para pumasok, para mapapasa mga paliquid dun. Hindi ba. Anong nangyari kasi, pinilit siya yung Laguna yung Zeus. So yung satanik niya, hindi niya nagamit. Hindi na napindot. Hindi niya natira. Dapat, nasa harapan niya yung bat. Kaya niyang atakihin din yung draw, pero yun nga, mas pinili niya yung Laguna, so... Pero nice play pa rin for Cox. Yeah. Ano diba? Na yun, yung high ground attempt na yun, mm-hmm. May Aegis na Cox napatay and, na. Force, Cox and Prince. Cox and Prince, mga kaibigan, yung kumana doon, and doon, nabuhayan. Sabi dito yung isang viewers natin, longest game ng Liquid so far. So, ibig sabihin, puro pass games yung lahat ng laro ng Liquid, pero nakita niya naman, guys. Isa sa mga representing Southeast Asia. Pinapalagan itong, kung sabi natin, tawag dito, one of the strongest dito sa Lima Major. Top 3 ng TI. Hindi, sabihin natin, one of the strongest dito sa Lima. Huwag mo nang isama yung nakaraan. Alok age nung nakaraan. Oh. Number one team nung Western Europe na lang. Yes. Yun or dito sa Lima, kung tutusin, ang ganda ng 7-1 yan, isipin mo, Jay, isa lang ang talo. At diba? Bet boom ang dumali dun, ha? And nakita niya, mahirap na hirap dito sa Geek Slate. May Pinoy ba dyan sa Geek? Meron po, tatlo.
Tatlo ang Pinoy dyan. Tatlo, puro core yan, mga kaibigan. Puro core pa. Lahat ng course natin sa Geek, Pinoy. Pinoy. Big Black Cocks nga, big, sabi ka rin. Big Black Cocks, mga kaibigan. Black Cocks down. Black Cocks down. Alam ko. Pala eh, tumitingin ka ng masama eh. Wala lang. Mababa na natang kita eh. Gusto mo lang tumingin. Gusto mo lang tumingin. Pero so ngayon, yung outpost, babawiin naman dito. Huminto yung aggression suddenly ng Liquid. Sa third rush magkakalaman to, yun, feeling ko. Third rush yan. Kailangan nila ng mga buybacks dito para at least, if ever tumangaman, di ba? Tumangaman sa... Tumalonges. Oh, pero ito, Roji. Eto, speaking of tumalon. Pero may Ghost Scepter. Kaso wala yung kawala yung track. Ay, hindi na umabot si Narman. Pero okay lang, hindi mo na para bulin pa yung track mo sa part 9. Pero parang sobrang tapang niya. Oo, medyo greedy. Sabi niya, go scepter na ako, hindi na ako right click. Pero yung spell. Yun nga lang, hindi ka man right click, pero yung magic, oo, yung pasok magic, pa rin. Pasok. And out of nowhere, isipin mo, biglang sugod. Pero ito, hindi siya going for LinkedIn. Kailangan eh. May, ngayon magigets na rin ni Lina, kahit sobrang yaman mo kasi. Mm-hmm. Isang laso ka lang. Yes. Diba? Yun yung mahirap dito. And eto, mga kaibigan. O nga, no, parang dati lang, yung Geek Fam, Kuku, Carl, and Raven, na may camping White Moon and Seven. Pero ni Isha, solo kill sa bottom lane, etong si Roji. Sakit din, may hex na rin kasi. So, automatic, meron talaga mapapatay si Nisha eh. Siguro si Batrider lang yung hindi niya pa kaya, solo kill, dahil medyo mataas yung HP. And ano, nakuha nila... Ito, may Gem of Trusite si Force. 6k advantage na lang ito. Kanina, 9k yan. Pwede niya i-deward yun nga. Nahana, pero ito si Uy. Sayang, nag-mintis. Pero malayo so, yung Baratrum. So close, yet so far. Sayang yun. May Gem pa naman yun. Kung napatay, oo, nila, napatay nila. Kung napatay nila si Batrider dun. Sayang nga, indeed. Pero yun na nga, it happens, mga kaibigan. So, lahat silang vision para na-deep. Dito against sa Geek Slate, pero matagal pa eh, 2 minutes plus rush timer pa to guys, bago mag-respawn yung pangatlong rush natin. Ibang usapan na yan, may libreng shard na yan, Sir Aghanim Shard, Sir Jules, or Repressure Shard. And yung gold lead kasi dito, hindi nagmamatter yan. Hindi na nagmamatter. Wala na yun, 7k, kahit nga 15k pa yan, kasi kung titingnan mo yung item dito, and network din ng Geek Slate, mayaman, kumbaga may item yung... Top net si Drow dito. Grabe talaga itong... So, system. Yung Goldie din, hindi na nagmamatter. Kumbaga, buyback. Para saan? Pag ganitong 40 minutes pataas na, automatic late game na to eh. So, ang nagmamatter dito yung mga buyback and yung decision making do sa sod play. Yun na talaga. Naalala ko nung pumunta ng complexity itong si Skim, puring-puri ni Kyle to eh. Bias ni Kyle yan si Skim eh. Nung pero hindi, doon lumang si Skim. Oh, kaso sa complexity. Siya kasi nag-ibang mindset kasi niya. Yun yung maganda eh, pag Pinoy ka tapos napunta ka sa mga foreign na mga teammates or foreign na management, mag-iiba yung mindset ng ano eh, thinking mo eh. Yeah. Tayo kasi Pinoy tayo eh. Hindi, Puminoy pa rin naman siya doon, 'di ba nga binend siya tapos kinik na din after. Kasi mas sikat lang si Kuku sa SeaWorld, pero si siya talaga original sa mismong game niya ginawa yun eh. Alin? Yung SeaWorld. Ah, okay. Sa tournament niya talaga ginawa. Si Kuku lang na pag-initan. Pero yun na nga guys. Ano lang, trivia para sa mga tropa natin. Yung mga, a blast from the past. Para dito nga kay Skemberlu. Grabe si Skem, no? Naglaro siya for Lotak. I think post 3 siya nun ni Raven. Then ata, 4 siya nun. Sila. Pero hindi rin nag-pumutok yung Lotak nun eh. Diba? Pero ito, wrap around sod. For Geek Slate, alam nila, napalabas na nga yung third Roshan dito, pero Liquid, nasa kabilang... Ibayo. Ganun din, yung Geek Slate. Alam guys, nila? Abangan na to. Ramdam ng Liquid na nandun sa... Ito na, 3 seconds, ilang segundo kaya yung Roshan. Matagal, 1 minute and 55 seconds. Napush yung tier 2, pero makakancel yung TP, and that's the kick. Mayroon nga lang telekinesis towards... Tapos, magiging trade-off, parang ang pangit ata. Ay, nabuhay pa na Surge! Sila mga kaibigan, and Force! Parang di yata worth it yung Baratrum dun, men! Palagay ko, and nabigyan pa nga si Force. Buyback will be committed, BKB gagamitin, Gust, multi-shot, and here comes a snowball! The kick! Play! Mukhang sulit yata yung magiging buyback, pero sabi ni Skem dito, hindi ko kaya labanan dyan. Ito na si Nisha with a Hex, blinking in, nandun yung LSA! Oh no, buyback!
inubos na. Dito na Geek Slate. Suntukan na daw mga kaibigan. Pero kailangan nilang mapatay dito si Mickey. Pero makakapag-out na siya. May iwan nga lang si Nisha. Najibol siya doon. Hindi aabot yung snowball. Pero meron siyang blink. Cox managed to kill Lina. Kaso nga lang na vacuum kick. Once again, that's a dieback for toss. Pero nahuli rin naman dito si Nisha. Kailangan pa nila maganap ng kill Geek Slate. Sobrang messed up nun for them, Sir Jules. Ang dami nilang nakumit na buyback. Pero somehow, nakuha nila dun yung post 1 and post 2. Pero dieback si Cox dito. And manage na mapatay pa nila yung Draw Ranger. Eh yun na nga kanina, sobrang... Kala nila free kill na eh. Kasi para random nila, magti-TP out na yung ano. Oo, oh, out na, alis na. Feeling nila na, sige, iwan na natin yun sa Boxy. Ano na yun eh, free meal. Free meal. Pero hindi nila alam na surge. Napagano pa ka charge eh. Oo, oh, napag-charge pa nga. And yung pa, nabaliktad pa nga yung nangyari. Yung pre, leche-leche doon yung, mga ano nangyari, yung pre-meal, nagbayad ka pa. Supposed to be pre-meal lang, bayad pala dapat. Bayad yun, pala no? Dapat, yun Iska, lang. Mas mga kaibigan. And, at ano, yun lang, yung simpleng attempt nila doon sa Batrider, nag-cause yun ng apat na buyback ata. Si ano lang, si Scheme lang dito, hindi nag-buyback. Apat ba nag-buyback? Hindi ko... Oh, parang apat. Hindi ko napansin. Basta alam ko si Cox nag-buyback doon. Oo, oh, apat yun. Si Force, si Roji, pati yung Bounty Hunter. So ngayon, sobrang kailangan mag-ingat ni Cox. Kasi pag namatay siya, medyo mahirapan lumaban ng Geek Slate. Ang laking tulong ng ginagawa niya, yung mga snowball kick, diba? Oh no, 12k na kalamangan, pero still. Kanina pa to, talaga ang masabi ko lang, Spartan to si Boxy kanina Spartan pa. Spartan talaga. Isipin mo kaya, namamatay kang solo eh. What is your profession para dito kay Boxy? Sugod lang na may sugod may eh. May axe na din yan ha. Naku, may axe na rin. So yung move speed and yung cooldown dito na charge, almost only na yan. Yup. Charge lang ng charge. Mm-hmm. Surge lang ng surge din para kay Darkseer mamaya. Pero Roshan is up dito, Sir yep. Jules. Ito yung kailangan makakuha ng Geek Slate. Hindi pwedeng mapunta dapat sa team liquid. Dapat sila makakuha dapat. Nga. Dapat talaga sila. Para at least, kahit sabihin mo may mga buybacks ng liquid, at least, nag-cooldown eh. Kumbaga, medyo takot yung liquid. At the same time, meron silang Aegis. Pero pag yung liquid mo nakakuha na ito, medyo mahihirapan na yung Geek Slate. So mga kaibigan, buyback necessity para dito sa koponan ng Geek Slate draw lang ata. Pero ito, refresher play. Naku, Sir Jules, mahirap i-expecto ha. Yeah, pero may double damage sa bottom yun Lina. Lang. If ever may tumingin ito. May Daedalus yung Lina pa naman pag ayan yung nakakuha. Nun, or Jules. Si Skim man lang makakuha. Pero malayo, nasa kabila kasi sila. Ang may potential na makakuha dito is Team Liquid. Pero hindi rin. Pero ito naman yung ikot rotonda nila dito. Sino kaya makapag-break ng smoke? Once ma-break yung smoke, meron silang ward sa clip eh. Ayun na. Tinignan nila, i-dedy ward. Pero yung laman ng Roshan dito is Aghanim's, nahuli nila agad. Yung Rubik, walang buyback yan. Vacuum into the wall by the sonic wave. Cox, mamamatay ba? Mamamatay kahit naka-BKB. Pinisikal mga kaibigan. Narman, track-track lang. Pero nandun yung Guardian Graves. Mapipita siya yata dito ni Boxy. Makakapag-out. Nandun yung sentry wards sa may pit. So there's no... Toscar para dito sa ating game. Yun, may buyback yung Bounty Hunter. Pero pre-rush na to, for sure. Sa side ng Liquid. Hindi ko masabi kung maganda. Yes, napatay nila si Insania rito. Pero not the best way na makatch. Matarget. Oo, kasi Rubik lang. Doon na commit yung ano eh. Doon na commit yung Sipa. You know? Yes. So that Roshan kill syempre brought to us by Vortex. For your piece, next PC upgrade, go for Vortex. So Aegis, Cheese. Sino kayang kumuha ng Agnes? Feeling ko, si Nishe. Eh, si ano? Ito, si Darkseer. Si Darkseer? Si Darkseer kumuha. Ang lumunok, mga kaibigan. And naka-hex na din pala to. Double X-play na pala yung gayang gawin dito ng Team Liquid. So, the lockdown para sa kanila is too much. Mamaya, for Geek Slate. So, kailangan nilang i-delay itong push na to. 19 seconds, yung pinakamalapit na hero nilang mabubuhay, which is si Narman. Nagamit maganda na rin doon, yung 45. Hindi na siya magbabuhay back. Pero walang creeps. Oh. Wala yung stock ni Mickey dito ng... Fairy Soul. Kailangan pa rin ito, palabas na. So, eto na nga, buhay na si Narman, pero kailangan nilang antayin pa etong si Cox. Multishot, ilo-lotus orb lang si Mickey, pero he's confident because he does have that Aegis. 22k, nakalamangan, pero still, kailangan matapos ng Team Liquid to. Sir Jules, hindi rin sila pwedeng basta-basta sa high ground dito ng Geek Slate. Yun nga, as long na buhay si Taskar dito, mahirapan sila mayroon kasi automatic may makikik. Nakita na nila kanina yun kung paano ginawa. Ayan na, may lalaso. And that's Nisha down sabay the kick.
play. Cox is doing it, pero nandun yung wall. Ganda nga lang nung Gus, multi-shot. Down dito yung two players. Pwedeng mag-push yung Geek Slate. Tumalong yung Team Liquid. Yun na nga yung sinasabi natin. Nag-uusap lang tayo na hindi sila pwedeng umag-ground dahil nga may Toscar. And suddenly, spread out masyado yung heroes ng Liquid. Eh, napunch sila doon ng Team Geek Slate nga rito. So, it's time to push the middle tower para dito sa Geek Slate. Pwede mag-buy back? Oo, kaso lang, wala silang Darkseer, wala silang Playmaker. Sir Jules, hindi pwedeng tumapang ngayon si Boxy. Wala siyang taga-surge, wala siyang taga-sustain. Oh no. Pwede pang maka-comeback if ever ng Geek Slate. Kanina lamang sila pa, potentially, makakuha ng lane set of barak sa mid, if ever. Pero gagawin na lang ni Boxy dito is uy, pumulit. Uy, no na. Yan, bawal yan. Untik sabi ni Paul, na. Hindi kasi si Kuya mo force yung naka-charge eh. Oo, yung creeps lang, yung pero maaga siguro yung TP. Kung sino mo yung nag-creep, siguro sino mo yung nag-BOT. Lina, masyadong maaga yung BOT niya doon. Uy, pero ito, nakita ba nila si Mickey? Feeling ko, alam eh. Walang TP ito. Naku po, ito na yung rat. Sabi, hanapin na natin niya sa gubat, sa paraisong parisukat, blank out for Mickey. Pero piniping, sabi ni Cox, kabisado ko. Ang punuan, ang sagingan, kailangan nila itong makita. Pero dapat nakapagtago, may 4-stop pa kasi siya, Sir Jules, hindi. Oo, may 4-stop, ginamit niya natin 4-stop noon, nilagay niya lang sa backpack, pero yun, mapag-tipid ah. Nabuhay pa, sayang kung napatay piling nila yun. Piling ko maagi yung rat eh. Siguro kung lumapit-lapit pa muna sila bago nila ni rat, baka nahanap pa nila, Sir Jules, wala nga tipi yun. Or siguro nag-hesitate sila na baka nakapag-tipi na. Yun naman, hindi nila alam kung cooldown ba. Yun naman ba? Yung number one iisipin mo lagi eh. Baka nakapag-tipin. Oo, na. Baka nakapag-tipin. So, sayang yun, ha? Pero mga 3 seconds late, nag-rat. Naku po, patay yung Lina na yun, guys. For sure. Batak sa taguan itong si ano? Oo. Si Ate Mackay. Galing magtago si ni Mackay, sabi Mickey. Ni Midwall. Pambira si Midwall, nalood na. Kailan ba laban ng ano? Nung, ay, hindi. Si ano pala? Midwall sa SMG. Yep, pero ito. Dahil nga may Aegis yung Team Liquid, ang tanong, high ground ba sila? Willing ba silang i-risk yung ganong scenario, yung makikik yung heroes? Pero parang hindi ata. Kailangan nilang maging patience. Siguro, patience from Zoe. Kailangan nilang makapitas muna. Dapat. Yung talaga yung kailangan. So ngayon mga kaibigan, magiging mag-hesitate itong Team Liquid, pa-expire na yung Aegis na yun, Sir Jules. Sa pair na Hex, may 4-stop nga lang, Shadow Strike na Vacuum bago pa ma-4-stop ulit, kaso nagamit yung wall. Kailangan nilang patayin itong si Narman, pero may nasipa na naman guys! And si Nisha, nandun yung Aeon Disc pero na-silence. Eto na yung lasso, what a play! Nisha, hindi na magigising mga kaibigan, he's down, pero Narman will buy back. Sulit yung pagkamatay ni Cox. Grabe naman yun, isang mabilisang real quick lang. Namatay pa nga. Eh, kala ko mabuhay si Nisha kasi may Aeon Disc. Pero na-silent siya, na-forsat yung BKB. Nalaso. Nilaso, nag-pressure din agad dun si ano, pagkalaso. Dun siya, uy, vacuum tatlong hero. Ay, pero kaya, that's the question. There's the rat, but here comes Boxy. Medyo maasim siya sa part na to, dumistansya lang. Mga kaibigan, itong si Skem, there's the kick once again. Mga kaibigan, na wireless punch pa, pero hindi na-attack ni Skem. Sabi niya, may Aegis yan, I don't give a shit. Pero nandun na yung multi-shot. Makukuha nila doon, mga kaibigan, there's here without buyback. Rubik will fall down as well. Ubus sila dito, nandun yung snowball. Mapag-blink in pa kaya, LSA, hindi ba ta-timing it, Cox? Messi! Sinaniban, mga kaibigan. What? Mapapawell played ka nga dito, sabi dito ni Skem. Pag World Cup! Wipeout pa rin! Pag World Cup, mga kaibigan! Sinkubuta! Yung kupuna ng Liquid! Yun na kayo sinasabi natin. Willing ba i-take yung risk ng Liquid umi-ground? As long na buhay nga dito yung Tascar, eh may hirapan sila. Nakita mo yung ito na yung pusher, Jules. Kita makakuha pa na Didi? Apat dito. Parang kailangan yata mag-buyback pang World Cup, mga kaibigan. Nasipa! Kami from Cox! Goal! Grabe! Tinatadyakan lang dito. Yung kupuna ng Team Liquid. Napabuyback na si Boxy, pero sabi dito ni Skem, hindi yan yung magpapabaksakin. Hindi enough yan. Kita mo naman may double damage, mga kaibigan. And sila pa yung makakaunang barracks. Pwede sila sumikwi sa taas. Butas yung dalawang lane and Geek Slate right now. The number one team na kalaban. Ito pala yung number one daw ng Europe, guys. Pero ngayon, gagamitin nila yung Glyph. Talaga nire-reserve nila dito yung buyback. Ayaw muna nila nga pakumitin. Ito nga sila Lina. Pero here comes the charge! Okay. The Hex! Naku po!
Pero, meron siya ding Ghost Scepter, pero suicide. Kanina pa matapang yan, Sir Jules. Kanina ka pa. Wala ka ngayong buyback. Kamot sa hindi makate. In scheme, kita mo naman yung mukhaan. Parang si Jembrick, oh. Mukhaan, scheme. Parang owa ka, eh. Parang owa. Pero, ihipin mo suddenly, yung risk na ginagawa ng Liquid, eh, hindi maganda. Nabasagan sila ng two set of racks dito. Yes. Oh, no. Isipin mo, dalang beses kayo may Aegis. Diba? Nandun lahat. Aegis, cheese. Pero as long na buhay nga si Cox dito, eh, wala. Sobrang mahirapan sila. Buhay ang itinakda. On point kasi, on point sobrang ginagawa ni Cox sa... Kumbaga, yes, madali siya gawin. Pero yung the way kasi ginagawa ni Cooks, di ba? May mga hex, pero ba't niya nagagawa ready lumayos? Ready to die, diba? Ready to die din eh. Tapos na ano talaga. Si Nisha, isipin mo, kailan mo napansin si Nisha na may malupit na ginawa? Wala na, lagi siyang nakikik. Sobrang squishy kasi ng hero niya. Hindi siya pwede mag... nakita mo, pag nag-blinkin siya, patay na siya. Kahit may A on this. Grabe si Cox, guys. Cox is the real deal, mga kaibigan. Welcome to the big league, Cox. His first major, kita mo naman, the new kid on the block. Nagpapakitang hilas. Oo, pala, no, yung first major to. Pinoy midliner. First major, kung tutuusin, guys. The star. Kumbaga, underrated player to si Cox, pero pwede nakita mo naman. Pwede mong gamitin yung linya kay Maklang dito, yung nananalo ng slam dunk contest sa NBA na galing G League. Eh. The star has been born. Para dito nga sa game na to, guys. Cox pero is doing Rush it. Will be up. Fourth Russia natin. Ma-extend ba? Ito na yung smoke play. Na naman. May magde-defend kaya ng gitna. Wala naman. Halos lahat nasa high ground for Team Liquid. Nisha bumili na rin siya dito ng refresher. Pero ito na yung rat. Medyo malayo. Nasa taas talaga wala, Team Liquid. Wala. Walang ibibigay na free kill para dito sa Geek Slate. Walang out of position for them. Yung just dito, isipin mo, yumama na ng tuloy. Sabagay, late game na rin naman eh. Kumbaga, almost... pa 60 minutes na rin tayo. So si Force din daw ata first major, hindi po, naglaro na po si Force. Naglaro na yan sa Ani Major kasama sila Yowe. Yep. Yon po. Si Rogi ata. Oo, parang si Rogi at si Narman. Ayan. Ayan, si Narman. Mga first times. First timer dito. Pero nakita mo naman, parang hindi first time. Parang hindi first time, guys. Walang kakabakaba. Walang kakabakaba. Kita nyo, kahit 22K yung gold league ngayon, sila na, lamang nag 6K. Aghanims completed. Sabi nga ni Sir Lester dito, parang Yopachi nung Neon Esports. Abo? Diba? Ganyan. From Davao din ata yan si Cox, kundi ako nagkakamali. Hindi ba Davao yan si Cox? Hindi yan ano. Hindi ba? Pinoy yan. Basta Pinoy. Pinoy yan. Hindi yan ano. Hindi yan alo, ituloy mo. Foreigner yun. Foreigner. Pinoy yan, hindi yan foreigner. Pero ito ha, galit na yung Liquid. Wrap around sod, gusto nilang gumawa ng play J. Ito na, desperate na guys. For desperate measures, etong Team Liquid, mahanap nila Hexplay dun sa Rogi. Naku po, nadamay pa si Narman sa wall. Wala siyang buyback, hindi meron. Pero may ipit guys, eto na naman yung kick. Meron nga lang Aeon Des. Kaso look at Scamper Lou. The positioning of this man is on point palagi. BKB, come at me. Sa isa lang, malakas ang kalaban. The kick once again. Pero nalaso si Nisha. It's going down. Buyback will be committed para sa dalawang namatay. Makukuha si Boxing. Doesn't have buyback. Damay mo na rin yung Darkseer. And mga kaibigan dito, mala World Cup nagalawan coming from Geek Slate, especially Cox. Yung mga sipa, and this could be a dieback for Nisha. Kailangan nilang abutan na doon yung 4 star, pero nakapag-blink out. Makapag-TP kaya. Where's the J-ball? Abot ba? May critical? Wala. Na-leaf! Yung pwedeng mag-cancel yung TP na si Force, pero kapatayin ba nila dito? May snowball na nakuha nga. Ito nga pong Rubik. So, Insania, even though may Lotus Orb, antay na lang nila to if ever. And again, that's gonna be grabe naman si ano, na makakakuha ng team fight. Nakita mo ginawa ni Insania? Ibang klase. Ini-snowball siya ni Taska nag-lotus. So may snowball siya. Kinop niya yung snowball ulit. Double snowball and what a save by Insane niya dun sa leap kay Queen of Pain. Pero yun na nga. Nagulat na guys. And that Russian kill pang apat na brought to us by a Vortex dito. Hindi na nila kaya si Scheme. Nakita mo kanina. Tinabihan nila. Oo, nakabigay-gay. Tsaka nasipan niya din agad ata dun si ano. Ang galing ni Cox, man. Ibang klase. And eto na, recta tier 4 na ata to. Bawa sa tao, na. 30 seconds na Dark Seed. Kailangan na ata, tanggal yung Hex. Pero suicide kanina, madulas ka. Ngayon kanina hindi ka na. Pa. Oo, magaspang na guys. Kanina madulas.
Ngayon, magaspang na nung oras na. Masyado nang maaga, guys. Mag-alas 7 na, mag-alas 7 na. Good morning, oo. Kanina, madulas pa, lumabad ng alas 4, pero alas 7 na, guys. Dumulas, umano na, gumasprings na, pero nalasupan din siya. Naku po, wala na yung buyback. And game number 1 na ata to para sa kapunan ng Geek Slate. And right now, Mickey will try, pero may BKB. Kaso nga lang, mag-wear off na yan. Kagamitin nila yung clip. Geek Slate is doing its game. Pangungunahan niya na yung charge ng push. Kaso lang may tier 2 tower pa sa baba, Sir Jules. Wala dito si Nisha. Kailangan na yata dumiretso na ng Geek Slate. Hawak pa nga ni Zeus. Eh, kita mo kung paano ko confident dito yung Geek Slate. Akin yung Aegis. Since ako yung nag-buyback. Mati. Uy, pero may nasipa. Yup, nakopya. Pero si Skem magbibikibi lang. Naku po, lumive still mga kaibigan. And Lina is down. And Geek Slate. Uubusin na mga kaibigan, etong ang team Liquid, GG will be called Siko Buta, mga kaibigan, palakpakan ng mga unggoy panalo. Sa ilid. Panalo, panalo ang Pilipinas. And what a player. What a comeback. What a, hindi man yung... Cox, 22K, sinipa yung Lina dun. Man. Cox is the shit, Cox bro. Cox is the shit. Mga yun ang masabi natin. Kung may MVP man, Cox na yun. Wala nang iba-iba. Talagang iba, guys. Si Cox. Sinaniba ni ano eh. Either si Ronaldo o si Messi. Mm-mm. Pero yun nga. Pang World Cup yung tadyak, man. Times 15 daw. Oh. Ayun, oh, diba? Ayun na si Boss Alvin Beltran. Dalawang bet niya. Kabeg. Kabeg. Shoutout. Nagtanong sa akin niya. Eh, nasabi niya, thank you, Jules. Thank you, Jules. Jack kasi nga, dalawang beses nagtanong niya sa akin si Boss Alvin. Oh. Sabi ko, plus one, ano ka, talon, nanalo. Ngayon, plus one geek ka, panalo. So, napaka-basic ng mga prediction na. Pero yun nga. Bago na, Cox is my idol. Cox is my idol. Cox is my dahil idol yung na, guys. Baguhin nyo na, Cox is my idol na po, mga kaibigan dito, no, against Team Liquid. Who would have thought, di ba? Sana kasi, binet din ako ni Omid, si sabi ko eh. Pero yun na nga, guys, ano game number yun? One. Will be take ng ating Southeast Asia team na Geek Slate. Ewan ko, taga-Argentina nga ata itong si Cox. Feeling ko. Grabe, guys. Ibang klase. Pero magbabalik ata tayo, di ba? Yes. So, pero yun nga, guys. Sa lahat ikal mga... nyo lang, dahil Team Liquid pa rin yan. Oh, diba? Team Liquid pa rin. Pa rin yan. Kailangan kung maga, chill lang tayo. Ang maganda rito, nakaisa na tayo. Yun, yan, yung, yun ang maganda yun doon. Yun ang napaka maganda nangyari, nakaisa na tayo. Sana magtuloy-tuloy pa. Yes. Di ba? Eh, yun na nga, guys. Game number one will take ng Geek Slate. Ang talong, makakabawi ba yung Liquid or magtutuloy-tuloy na itong Geek Slate? Ang ingay, ang ingay. Ibak muna direct. Dagger out. Peace. X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately.
all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360 Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there.